inaayos natin dito is yung kanyang pangilalim, magpapalagay tayo ng rubber lifter. Kasi nung nabili ko tong iyon, naka-stack lang siya na 13 na mags. Tapos nagpalit tayo ng 14. Mamaya makikita niyo yung pinalit kong 14 na mags. Kaso nung kinabit ko, pogi naman siya. Nagkataon nga lang sumasayad yung gulong kasi malakas, mataas yung series ng gulong ko. E naisip ko, e try ko munang magpalagay ng lifter bago ko magpalit ng gulong. Kasi iniisip ko sana magpapalit ako ng mas lower na series ng gulong, which is yung 16560 series sana. E kasi ang nakakabit sa akin ngayon is 17565 14. So sumasayad siya sa harap. Sa likod hindi ko pa na-experience kasi wala pa naman ako naisasakay sa likod. So yun, ito yung ating Ion. Yan ang looks ng Ion natin. Ito yung 2017 Ion na GLS. Yan siya. So mamaya papakita natin sa inyo yung gagawin natin na lip, kasi kahit ako lang mag-isa, pag nalulubak yung harapan, sumasayan. Papunta tayo ngayon ng Silang. Doon tayo magpapagawa ng ating Ion. So guys, andito na tayo sa Silang. Diyan natin papaayos yung pangilalim natin ng Ion. Magpapalagay tayo ng lifter. So yun na nga guys, update tayo dun sa ano pinagawa natin, na nagpalip tayo ng Ion kasi sumasayad. So makikita natin ngayon may clearance na siya. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito na yung Ion natin. Naka 14 yan. At least kahit papano. Dati kasi parang mga ganito yan. Hanggang dito lang siya. Ayan. So kailangan, tinaasan ko, nilagyan ko ng lifter na makikita nyo yung rubber na to. Ito yun. Ito yung tinalagay natin para tumaas. Unti lang naman tinaas yan, low profile pa rin. Kung titignan mo, low profile pa rin. Sa ilalim, ganun din. Kung makikita nyo, yun o, nagpalagay ako ng rubber na almost 1.5. Maganda ang forma niya, hindi pa rin siya mukhang mataas. Tignan, sa malayo. Ayan o. Pogi pa rin siya. Safe na siya. So, na-try ko na siyang dalin sa mga malubak. Hindi naman na siya sumasayad. Unlike dun sa stock niya na height, kung makikita mo, talagang sumasayad kasi ang laki ng series ng gulong natin. Ayan. Tingnan mo. Makikita niyo yung series na nakalagay siya. Mas taas yung nabili ko kasi na gulong. Ayan. 17565 14. Dapat yan 16060 14 lang. Pero kasi pag titignan mo yung gulong na yun, pag yun ang kinabit mo, nakita ko sa ibang Ion, maliit tignan. Maliit siyang tignan.
hindi katulad ng ganito. Hindi katulad pag ganyan, bulky siyang tignan. So mas mukhang malaki yung iyon natin. Yan siya. Ito yung view niya oh, sa likod. Pogi, di ba? Bumagay sa ano yung mags. Yung gulong na yun, pag yun ang kinabit mo, nakita ko sa ibang iyon, maliit tignan. Maliit siyang tignan. Yan guys, dati-dati, pag nagpapatokbo ko dito, lalo na yung mga pa-curve na daan, pag lumiko ako dyan, bigla yung sumasayad yung harapan. Most of the time. Pati yung sa mga humps. Yan, susubukan natin dito ngayon sa humps. Itong malaking humps na to. Yan. Ang laki ng humps na yan. Yo, wala na oh. Dati maririnig mo pag na-humps ka na ganun, tumatama sa body parang gumagasgas na yero. Yung sa gulong. Ngayon, okay na. So, yun yung mga budget meal para mag-lip ng iyon. Sa halagang 1,500, apat na peraso na rubber yung nagastos natin. Mura kaysa bumili ka ng bagong gulong na mas low, ang low profile na gulong. Kasi ang mga gulong na ngayon, ang isang peraso, pinakamura, mga nasa 1.8 to 2.5 eh, ng ganitong size na 14. Samantalang yung ginawa natin, mapogi na siya kasi medyo malapalaki yung gulong. At the same time, yun, kita nyo, may lubak, hindi na siya sumasayad. 1.5 lang na gastos natin, napalip na natin siya ng maayos. Kaya kahit malubak ka, hindi ka na basta-basta sasayad kahit na malaki yung gulong mo. So guys, yun ang review natin ngayon. Ayun ang pinagawa natin ngayon sa iyo natin na GLS na 2017.